Ayan, guys. Ayan, may share lang ako sa inyo, guys. Kasi, noong last pakuha namin ng dugo, medyo okay yung resulta ng aming test. Kahit kay Papa, maganda rin yung resulta ng kanya. May dalawa lang na mataas yung cholesterol kasi, yun na, puro kain. Tapos, puro bulalo at beef pa. Tapos, dumaan pa yung New Year, Pasko, ganyan. Kaya, tumaas yung cholesterol namin. Tapos, yung sa liver, yun nga, medyo mataas ng very, very light. Ayan. Pero, niresetahan ako ng gamot dun. Pero, yung sa sugar, guys, diba, alam nyo naman nung huling, yung dati ko pang vlog na nagpa-check ako, nagkaroon ako ng mataas na sugar, kaya niresetahan ako ng gamot na pang, pang diabetes na daw yun eh. Kasi pang sugar yun. So, ayun nga, in-stop ko na yun after ng ilang months na pag-take nun. Kasi nung sumunod na nagpa-check ako, umukay naman na, kaya in-stop ko na rin yung pag-inom. Tapos, diba nung nagka-lockdown, hindi na ulit kami nagpa-check up, ganyan, dahil nga mahirap lumabas nun. Kailangan meron kang quarantine pass para lumabas, ganyan. Tapos, nakakatakot din na magpa-check up kasi syempre puro may mga sakit yun nando doon. Pero nga, dahil nga ilang buwan na yung lumipas, ayan, 2021 na, kaya nag-isipan na namin magpa-check kasi baka mamaya tumaas na naman yung sugar dahil nung mga quarantine days, puro dessert kami, puro kain, nag-aalala ko baka tumaas na naman yung sugar ko. Pero, surprisingly nga, hindi. Mataas yung sugar ko. Tapos, si Papa ganun din, never pa yan tinanggalan ng maintenance sa sugar. Kasi may diabetes yan si Papa. Ngayon lang po sa kanya pinatigil ng doktor na uminom ng pan-diabetes kasi umukay yung kanyang sugar. So, ang feeling ko, ang dahilan ng noon, ng pagbaba ng sugar namin, ito, yung serpentina, guys. Ayan. Ayan. Serpentina to na dahon. Iniinom namin kasi to tuwing gabi. Ito, guys, mapakla to, guys, eh. Tapos, nang hingi lang kami sa kapitbahay, lalagyan nyo lang na mainit na tubig, tapos, hayaan nyo lang siyang mababa dyan, tapos iinumin nyo. Yun nga lang, mapakla siya sa umpisa. Pero, kapag ilang beses na kayong uminom, magagamay nyo rin naman, yun nga lang, kailangan may nakahanda kayong matamis, kasi talaga mapakla po talaga siya. Yung itsura niyan, serpentina, kaya lang, dahil sa labas lang to ng bahay, ng kapitbahay namin kinukuha, binababad muna namin sa tubig para siguradong malinis. Tapos bago ko lagyan ulit ng mainit na tubig, ginugasan ko pa siya ulit ng isa pa. Mainit na tubig lang naman kailangan ilagay dyan eh. Tapos yun nga, parang siya ay bababad nyo lang. Ganun. Ayan o, babad ko muna siya. Ayan. Maya maya. Mag-i-exercise muna ng lola nyo. Ayan. Isa pa sa mga recommendation ko, guys, ito, Lola Remedios. Bumili si Mama, buy one, take one. Ito siya, oh. Parang counterpart ng Tongkat Ali ba yun? Pero hindi ko pa, ah? Tulak Ali. Basta yung parang tulak Chinese. Basta yun na yun. Kaya lang hindi ko pa na-try yun, guys, itong Lola Remedios lang yung na-try ko. Masarap to, guys. Siya, matamis siya na ma-mint. Parang may honey. Tapos menthol. Kapag sumasakit yung lalamunan ko, halimbawa pag nagda-dry, ganyan. Hindi kasi mama, pag inuubo-ubo siya, ito yung iniinom namin. Kaya, ayan, alam nyo naman, dahil sa COVID, diba, minsan sa lalamunan yun. Ngayon, mabigat na pakiramdam, ngunit wala naman sakit. Baka lamig yan. Ayan, pero to? Ayaw, tama, oh, ayan, oh, ginger, honey, fennel, clove, mint. Ayan, ang ingredients niyan. Para rin to sa lamig, guys. Diretsong iinumin nyo lang siya, guys. Liquid to, eh. Ayan, oh. Masarap to, guys. Once a week, nainom ako nito. Kasi nga, kaya binay one take one nila yan kasi malapit na ang expiration date. Kaya dapat inumin na kaysa naman mapaso. Tapos, isa pa sa recommendation ko, itong Epicent oil na relaxing oil. Ito, bumili ulit kami bago. Naubos ko na yung nakaraan eh. Almost 1 year ko rin nagamit yun. Ito, kapag hindi ako makahinga, kasi laging barado yung ilong ko eh. Parang may sinus. Ako, ganyan din si mama eh.
Nagpapayad ako nito sa ilong at saka pag masakit yung ulo ko o di kaya nahihilo ko, naglalagay ako nito, inaamoy ko kasi medyo nawawala yung hilo ko pag ito. Medyo, ito naman guys, medyo malamig siya. Hindi siya mainit. Malamig to sa pakiramdam. Nagustuhan rin to ng kapatid ko eh. Tsaka ng bayoko tsaka yung mga kapatid niya. Kaya bumibili sila nito ng marami pag nasa Pilipinas sila. Ayan. Okay to guys. Pagka mahiluhin kayo. Lalo na guys, ano. Ayan. Tapos lalo na guys kapag diba nagmamask, pag sa labas ka. Siyempre, pag pumunta kami in church, kailangan sa pagsamba, kailangan nakamas, eh, siyempre, medyo matagal din yun. Minsan, nahirapan akong huminga kasi nga may sinus ako. Tapos, siyempre, pag may mask ka, mahirap palalo, doble yung hirap mong huminga. Kaya, minsan, habang ano, pag nahirapan akong huminga, nagpapahid ako nito para, ano, medyo guminhawa yung paghihinga ko ng very, very light, ganyan. Saka yun nga, pag naatake ako ng hilo, ganyan, vertigo, ito ginagamit ko. Nilalagay lang ako dito. Pag minsan, pag masakit ulo ko dito, ganyan. Dito. Dyan. Okay to guys. Saka hindi ako na-allergy dito eh. Pagka kasi yung mga, may mga panghilot kasi ako guys na na-allergy ako. Yung Tai Chi. Yan. Nag-allergy ako na mula yung balat ko. Tapos nangangate. Pati yung mga Omega. Siguro sobrang tapang. Ganyan. Ang hiyang lang ako yung efficacent oil yun. At saka yung salon pass na liquid yun. Hiyang ako dun. Hindi ako na-allergy. Yung kating ko nga rin eh, matapang din kasi kaya namumula yung balat ko tapos nangangate. Parang nasusunog yung balat. Dati kasi guys, na-try namin kumain ng insulin plant. Ewan ko kung familiar kayo dun. Isa rin yun yung papababa doon ng dugo. Kaya lang, hindi na masyado naging effective sa amin kasi nung nagpakuha kami ng dugo noon, yun nga, naresetahan kami ng pandiabetes. Ako nga, pati si mama, naresetahan din niya ng pandiabetes. Eh, yung mga time na yun, kumakain na kami ng insulin plant. So, ewan ko, dapat ba sobrang dami kaming kainin? Ako kasi isa lang, tapos sila papatig na dalawang dahon ng kinakain nila. Ewan ko, baka kasi may tamang bilang na pagkain nun, kaya hindi masyado naging effective. Guys, sinugasan ko na ulit yung dahon. Tapos yan, tigatlo. Ngayon, kung baguhan pa lang kayo, magsimula muna kayo sa onting dahon kasi mapakla talaga siya, guys. Tapos pag medyo sanay na kayo, damihan nyo na kasi mas mapakla, mas effective daw. Eto kasi malalaki yung dahon nung binagkuha na namin, kaya tigatlo lang kasi tingnan yung laki. Tapos nagpapainit lang ako ng ano, ng tubig. Yan, nilagyan ko na guys ang hot water. Ayan, kumukulo-kulo pa. Tapos hayaan lang namin muna dyan mababad. Tapos palalamigin lang namin para mas madali siyang inumin. Hindi namin pinupuno guys para concentrated hanggang dito lang. Para mas concentrated yung pagkapakla niya. Ayan, palalamigin muna namin to. Para, kasi mahirap pagka ano, yung unti-unti mo, mararamdaman mo yung pakla talaga, guys. And guys, malamig niya. Pa! Ikaw muna, una? Ito yung... Ito muna si Papa. Ito yung... leche plan. Malamig na ba? Kaya na? Dito sa talagpakan, dito rin. Ba't masakit na yung pakla na? Yan. So, maambulansya. Bakit kaya? Naka-bodysuit yung ano eh, yung mga nagsusundo kasi kung ginamit lang yun sa pamamasyal hindi yung magsusot ng ganyan. Bakit naka full ano sila? Bakit kaya? Ano kaya nangyayari? O tingnan mo ah. Wala na kasing isusundo. Pero naka ano sila o naka ano tawag na Papa yung nakasuot ng naka-cover ha, mula ulo pa ah. Saka naka-gloves pati saka ano. Hindi kailangan chin-chin yun.
So, ayan guys, andito na kami sa kwarto. Ayan, si mama nagsha-shower pa. Ayan, kaya may puti-puti yung mukha ko, si Chinchunsu yan. Pangtanggal ng mga itim-itim ko sa mukha. So, ayan. Yan ginagamit ko para mag-lighten siya. Ewan ko kung natatanggal pa. Medyo naman, kasi ano eh, mura lang yung Chinchunsu. So, ayan, yung kanina, pinakita ko sa inyo, di ba may ambulansya. Nagtanong si mama kung ano yun, kung bakit may ambulansya. Kasi syempre, baka mamaya ay COVID na dito sa amin. Lalong-lalo na ngayon, may bagong strain ng COVID na mas malakas daw makapanghawa. So, ayun na. Diba? So, ayun. Kaya nga, isa rin yung sa dahilan ba't hindi na naman kami makalabas. Kasi nga, may bagong strain na naman ng COVID. Kaya mas malakas daw makapanghawa yun. Kaya yun, hindi na naman kami makagala. Kahit na isang beses sana sa isang buwan, hindi na muna. Tapos, yun nga, nagtanong si mama kung bakit. Hindi naman mismo dun tinanong sa may yung sumakay sa ambulansya. Nagtanong lang dun sa kakilala nun. Kasi nagtinanong din niya yung, sino ba tinanong yung asawa? Basta tinanong nun yung may-ari ng bahay kung bakit may sinundun na ambulansya. Sabi daw, ano daw, nilalagnat daw. Eh kasi 'di ba parang medyo nakaka-alarm kasi kung simpleng lagnat lang 'yun. Dapat inum ka lang ng gamot, ganyan 'di ba? Pwede kaya kung medyo mataas yung punta kang clinic, ganyan. Saka sa nakita ko naman kasi tiningnan ko kung sino 'yun, lalaki, hindi naman siya hirap maglakad. Mag-isa. Babae ba? Babae ba? Babae daw. Ay yung asawa. Ano ba 'yun? Kasi ang layo, hindi ko masyadong makita, saka nasa gilid kasi. Ewan ko, parang hindi naman ganun yata. Hirap ba maglakad? Hindi. Parang maglakad lang. Hindi naman, kasi parang napansin ko, dahil malayo nga kasi hindi masyadong makita kung babae o lalaki. Basta parang nakita ko naman, hindi naman siya hirap maglakad kasi kung grabe yung lagnat mo, parang lantutay ka nun. Extra chair na yun. No? Lantutay ka na nun, o di kaya yung parang hinang-hina ka na, ganyan, kailangan mo ng alalayan. Siya naman, mag-isa lang siya sumakay ng ambulansya, ganyan. Mabilis pa nga maglakad eh. Hindi nga inalalayan yung lalaki. Oo, mabilis pa nga maglakad eh. Kaya, eh, ba't kaya ganun? Eh, baka mamaya asymptomatic na, ano, alam nyo na, medyo napaparalig. Kaya sabi ko dito kay mama, kapag lalabas siya, o kahit makipagkwentuhan siya dyan, magmamas, huwag niyang hubadin yun. Kasi minsan, hindi na nagsusuot ng... Tapos yun nga, pati mga bata ngayon, lumalabas na, naglalaro-laro na minsan. Tapos mga wala pang suot na mask. Kaya sabi ko, oh, baka mamaya meron na. Kasi baka mamaya hindi lang nagsasabi, di ba? Baka kinontact tracing yan. Tapos genetic kung meron, ganyan. Eh, di ba, pag asymptomatic, sa bahay lang naman yan eh, di ba ma? Pagka nagpapagaling sa bahay lang, kasi nga syempre, wala namang budget tayo. Wala namang budget ang Pilipinas kapag malala lang yata sa kadadaling sa ospital. May linwa ba siya? Ha? Linwa. Ewan namin. Sabi daw, ano lang daw nilalagnat kaya nagpasundo. Eh malakas daw yun sa ano, sa munisipyo kaya ganun daw. Eh di ba pagka ganyang ambulansya yung mga malalang sitwasyon na yun, yung parang emergency talaga, o di kaya yung grabing lagay ng pasyente, ganyan. Pero pagka ganun mga simpleng sakit lang, at kaya mo namang magsakin ng tricycle, eh may mga malapit namang clinic dito, doon sa pinag-check upan ko, kung simpleng lagnat lang yun, sakin na siya ng tricycle, tapos ano, pa-check lang sa clinic. Nagpasundo pa talaga ng ambulansya, kaya tuloy, medyo nagpanik-panik yung mga tao dito kung bakit may ambulansya. Kaya tuloy yung mga tao nagsusuot na ngayon ng mask. Kasi syempre, pag nakakita ka ng ganun, parang mapapaisip ka rin eh. Sana nag-ano na lang siya. Kung hindi naman pala malala yung lagay niya. Kasi di ba nga balibalita nga pagka meron vlogger ako na panood, yung si Vince nang yung nagre-review ng cellphone. Nagpapasundo sila nun. Kasi nga may COVID sila. Hirap na hirap daw sila maghanap ng ano, magdadala sa kanila sa ospital. Kasi nga, syempre, ano,
Di ba, dapat pag mga ganyan grabing cases na. Kaya tuloy, na ano kami, na medyo, na, ano, ang tawag dun mama, na aligaga. Kasi baka mamaya hindi lang nagsasabi, di ba? Siyempre, hindi mo naman pagkakalat yun. Pero malalaman naman yan kung meron eh, no? May magbabantay na, na taga-munisipyo. At saka siguro i-inform din yung homeowners kung sakaling ano, positive na sabihin, oh, ayan, may positive dyan sa inyo, bawal yan palabas eh. Buti na lang.